Let's talk about the 1 Thessalonians chapter 2. And this is about the ministry or ang paglilingkod ni Pablo sa Thessalonica. First Thessalonians chapter 2. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami at inalipusta sa Pilipos. Ay, makikita mo. Kaya sa Pilipos at Timilen, dyan ay sulat yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens at me. Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero makikita mo sa 1 Thessalonians chapter 2, yung pasimula pa lang ng sulat niya, alam ninyo na hinama kami at inalipusta sa Pilipos. You see, yung mga patotoo natin, usually pag nagpapatotoo tayo, nagtetestimony tayo at imilin sa unahan, most of the time, ang pinapatotoo lang natin yung magaganda. Correct? We never really emphasize the journey, the process, the difficulties. Ang lagi nating ipinagpapatotoo, yung maganda na, yung outcome. Pero makikita natin na sa paglakad natin bilang isang Kristiyano, alam nating lahat yan, mga kapatid, na hindi lahat ng yung mga patotoo natin, marami tayong dinaanan. Marami tayong mga naranasan. Kaya bagamat si Apostle Pablo nagsulat siya ng Philippians 4:13 na lahat ng bagay ay aking magagawa alang-alang kay Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan. Very encouraging words. But just because it came from someone or a person is saying encouraging words doesn't mean na wala siyang naranasang hirap sa buhay. Kaya minsan ipaparana sa atin ng Panginoon ang mga kahirapan. Minsan ipaparana sa atin ng Panginoon ang mga pagsubok, suliranin ng buhay para tayo naman makapagpalakas. Tayo naman makapag-encourage. Amen, mga kapatid? Mahirap ang trabaho ng isang Kristiyano. Mahirap ang trabaho ng isang nagtatanim, nagsisimula. Alam ninyong hinama kami, inalipusta. Ganong kahirap niyan. Diba? Mahirap pa nagsimula. Pero sabi ni Apostle Pablo, ngunit binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. At minsan nakakatakot yung maghayag, ha? Yung ang lakasan ng loob yan, eh. Kaya nakakatuwa ngayon, pag ikaw ay nagpunta ng Pilipinas, ang dami ng mga artista, ang dami ng mga celebrity, ang dami ng mga politiko na nakakilala sa Diyos. Nung isang araw, nakita ko si Christine Reyes na binabaptize. We all know Piolo Pascual, Donita Rose. We all know Connie Reyes. Maraming mga Kristiyano like Pastor Haydin Ko, asawa ni Dr. Belo. These are all born again Christians. Pero titingnan mo, Timilen, sino ang naglakas loob na mangaral sa mga Kristiyano? Dapat meron, eh. Dapat meron ganon. Kasi ang paghahayag ng salita ng Diyos, kahit sa inyo, Timilen, for example, may nakatabi ka sa bus, minsan nag-uudyok sa iyo ang banal na espiritu, eh. And for some reason, hindi mo alam kung bakit, but there is an energy, there is a conviction from the Holy Spirit who is telling you, it's time for you to preach the word. Hindi naman sinasabing tumayo ka, Sister Precious, sa unahan ng bus na ikaw ay magmangaral sa termini. Ano? Alam mo sa termini, Ate Milen, yung termini nyo? Di ba?
Ay, hindi naman ganoon, pero yung sapat na yung para sa akin ha. Bagamat yung mga nangangaral sa bus eh Sister Mercy, lakasan din ang loob yan. Yung pagtayo mo sa bus, yung habang tumatakbo ang bus para Maynila hanggang Laguna, nakatayo ka, tapos may kasunod, after mong basahin ang salita ng Diyos, may kasunod na supot, o box, offering box, lakasan din ang loob yan. Hindi basta ang mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Apostol Pablo, ngunit binigyan kami ng lakas ng loob. Talagang lalaksan mong kalooban mo. Lalo na kung iisipin mo, ano ka namang pag, bakit ba naman ako yung mga ngaral pa? Baka naman na rin kausap ko hindi ma, baka rin kausap ko hindi naman makinig sa akin. Hindi mo na trabaho yung magtanong kung makikinig o hindi ang kakausapin mo. Ang pakinggan mo kapatid, ay yung lakas ng loob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya ang sabi, Sister Queen Manalo, ang sabi, si Apostol ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero ngunit ang Panginoon ang nagpapalago. Basta ang trabaho mo lang, magtanim, magdilig. Eh wala naman tayong alam eh. Ako talagang surprise ako dito sa ating mga kapatiran sa London. I'm very, very blessed. Bakit? Kasi hindi ko akalain na lalago tayo ng ganito kadami. Halos minsan na kami, Timile, nasa labas na ang mga tao. Minsan ang tao nasa labas na. Ang iba hindi na pumapasok. Sa dami. Pero anong ginawa natin? Nagtanim lang. Nanalangin sa Diyos. Nagkaroon lang ng lakas ng loob. Ay kung hindi tayo maglalakas loob sa buhay, eh talagang lagi tayong wala. Ganon din ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang. Alam niyo mga kapatid, itong si Apostol Pablo, he was trying to defend himself. Kasi marami siyang mga detractors. Yan kasi ang ano eh. Eh, pastor, may naninira sa'yo. Bay, normal. Sa isang bida, Sister Cecil UK, ang pelikula, at palagi lang si Fernando po ang bida, ang lagi lang suntok ng suntok, boring. Kailangan, lagyan mo ng Paquito Diaz at Romy Diaz. Si Dolphy, pag wala si Panchito at si Chiquito, hindi maganda. Diba? Ganon yan mga kapatid. Laging may maninira sa iyo. Laging, ang sabi nga nila, Sister Queenie, hindi papasok ang magnanakaw sa isang bahay na walang laman. Ibig sabihin, the only way the thieves would like to trespass or get into a house is when they know that house is filled with treasure. Bakit nila papasukin yan? Wala naman palang mapapala. In the same way, bakit kanila babatuhin? Wala ka naman palang bunga. Kaya nauso yung kasabihan, Sister Alice, na ang bato, ang punong hitik sa bunga, siyang pinamamato. Bakit? Marami kang bunga eh. Kung wala kang bunga, wala kang kwenta, sayang ang panahon. Sayang ang perora ni Satanas at ng mga demonyo. Amen? So, ganoon din si Pablo. Sinasabi ni Pablo dito, very honest siya. Because he had many enemies in Thessalonica. Basahin natin ng Acts 17 verse 5 to 6. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos mga kapatid. Sige, basahin natin ng Gawa. Kaya normal na yan mga kapatid na may maninira sa inyo. Pag may naninira sa inyo, Gawa 17 verses 5 to 6. Ngunit nainggit ang mga Hudyo. Kaya tinipo nila ang mga palaboy sa lansangan at gumawa ng gulo sa lungsod. So makikita mo mga kapatid, kapag may nagwewelga sa EDSA, yung EDSA revolution na yan,
Hindi lahat yan galit kay McCoy. Yung mga nag-end sa revolusyon, ang iba dyan, damay-damay lang eh. Yung nagpanahon ni Kibuloy nung isang, I think that was few months ago, nagkabukingan at imilen. Yung mga nagwewelga sa Luneta, abay pinagkakalap lang pala ng mga tao. Binabayaran na 500 per day. Basta mang gulo lang, sumama lang sa protesta, sa gulo. Yun ang sabi ng balita, nasa TV yan. So makikita mo, dito sa Gawa 17 verse 5, ngunit nainggit ang mga Hudyo, and I'm talking about the Jewish, who were against St. Paul. Nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipo nila ang mga palaboy. So normal na pala yun, Sister Vilma, nung unang panahon, ang para makakuha ka ng supporters, maghahanap ka, magbabayad ka, kahit mga palaboy. Acts 17 verse 5, palaboy sa lansangan upang sila ay gumawa ng gulo sa lungsod. So uso na yon. Amen mga kapatid. So hindi lahat ng naninira sa iyo o alam mong naninira sa kaibigan mo o sa kakilala mo, hindi ibig sabihin talaga totoo yung mga paninira nila. Ang iba sa paninira nila, gawa-gawa din lang ng mga kalaban mo para masira. Hindi na natin alam ang totoo eh. Sa buhay natin yan, sa mga fake news, ang daling gayahin. Kaya, Sister Gloria, kapag ako ay attorney, ano po ang kailangan kong supporting documents para sa application na to? Ah, ito ang gagawin mo. Eh, ang government ngayon, Sister Maricel, hindi na tumatanggap ng picture. Bakit? Ate Milen, ayaw na nilang gamitin yung picture as a supporting evidence sa application. For example, nag-a-apply ka na meron kang partner o may asawa ka sa dito sa UK, sa amin, ano? Hindi na tinatanggap ng government at Milen ang mga photographs, yung mga retrato. Bakit? Eh, pwedeng dayain. Gusto mo ang background ko, ano, eh, Milan eh. Gusto mo ang background ko, Sardinia. Or Rome. Gusto mo London, gusto mo Boracay. Gusto mo magka-holding hands kami. Gusto mo magkayakap kami. Pwedeng gawin lahat eh. Pwedeng i-edit. Kaya ang daming fake. In fact, biruin mo itong 17 verse 5, nainggit ang mga Hudyo, kaya gumawa sila ng paraan para ipunin ang mga palaboy sa lansangan upang gumawa ng mga gulo sa lungsod. Nilusob nila. So, Sister Queenie, yung nila, ito na yung mga palaboy na inipo ng mga Hudyo na iinggit kay Apostle Pablo. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap si Pablo at si Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Pero titingnan mo, Timulet, pag binasa mo ang chapter 17 verse 5, ang nag-ipon ng mga palaboy sa lansangan, yung mga Hudyong naiinggit. And then verse 6, they're trying to change the story. They're trying to change the story. Na parang kasalanan ni Pablo at ni Silas, ni Silas at ni Jason na napasok tayo ng mga manggugulo. In the first place, sino ba nang gulo? Yun bang Yun bang pagpasok na salita ng Diyos, panggugulo ba? Hindi. Kasi nangangaral naman si Pablo eh, mga nag-aral na tao eh. Pag nangangaral naman, hindi ka naman, wala pa naman siguro ng trompa. Nakagaya na ginagawa ni Pastor at ni Bishop, talaga namang may boka. Noon naman talaga, mano-mano lang. Pagsasalita lang. Kataasan siguro, sumigaw. Pero, yung sabihin mo ng gugulo, oh, ganito ang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Iniba nila ang istorya. Yun ang nangyari dito mga kapatid. Kaya makikita mo, I was reading Gawa o Acts chapter 17, but we're reading now 1 Thessalonians chapter 2. So maraming kalaban si Apostol Pablo.
At ganun ang nangyayari, kapatid. Whenever you begin to preach the word, the hell breaks loose. Lahat ng mga demonyo sa impyerno, lalabas yan para siraan ka. Ngayon, kung hindi ka handang masira, at ikaw ay balat sibuyas, na gusto mo lagi eh, kaya ang mga artista hindi nagbabasa ng dyaryo. Pag tinanong mo sina yung mga artista, bakit? Alam nilang maraming sira sa kanila eh. Pag nagbasa ka na nagbasa at lahat ng sinabi ng tao, pinakinggan mo, masisiraan ka ng bait. Amen ba? Pero, nagpapasalamat tayo dahil itong si Apostol Pablo, ang sinasabi mga kapatid ay, nagkaroon sila, binigyan sila ng Panginoon ng lakas ng loob. Kasi ang pangangaral mga kapatid, yan ay talagang lakasan ng loob. Hindi basta ang mangaral ng salita ng Diyos. Commitment ito, mga kapatid. Commitment. Marami siyang kalaban. Siya ay pinaratangan dahil na siya daw ay madaling umalis sa Thessalonica. So, ang sinasabi ng mga kalaban ni Pablo na siya iniwanan niya ang Thessalonica dahil siya daw ay takot. Mamaya, sasagutin natin yan. Itong 2 Thessalonians chapter 2, it was written in a personal manner, but actually, it is not actually personal issue to Paul. Hindi naman niya ito, wala naman siyang problema eh. Kaya lang, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili alang-alang sa Ebanghelyo. Bakit, Ate Milen? Kapag si Pablo ay naparatangan ng masama, napagbintangan ng masama, most of the time, apektado ang gospel. Apektado ang salita ng Diyos. Diba? Bakit? Reflective yung tao sa dala niyang salita. Naapektuhan ang salita ng Panginoon dahil ang reputation ng Diyos, ang reputation ng salita ng Diyos, minsan associated palagi sa nagtuturo. Kaya si Pablo, pag na-discredit siya, nadi-discredit din ang salita ng Diyos. Kaya mapapansin mo, pag may pastor o may mga mangangaral na nasira, dala palagi niyan yung iglesia. Di ba ano yun? Alam po, ano yun eh. Alam ko born again yun eh. Alam ko, ano yun eh, leader yun ng church na yun eh. Ganun pala sila. Nagkakaroon tuloy ng stereotyping. Nagkakaroon ng general wrong impression o ng stigma na lahat ng taong nakabulong sa church na yun, masasama. Mga immoral. Kasi yung pastor nila immoral eh. Kasi yung ganito nila immoral. Kasi yung ganito nila magnanakaw. Nakukuha niyo yung point mga kapatid. Kaya si Pablo, ipagtatanggol niya. Ipinagtatanggol niya ang salita ng Diyos dahil ayaw niyang masira ang salita ng Diyos dahil lang sa mga kasinungalingang ginawa o ginagawa sa kanya. At may mga panahon. May mga panahon, Sister Queen, na tahimik. Hindi naman lahat ang paninira sa iyo eh. Lahat lalabanan mo. May panahon din. Kaya sabi sa Ecclesiastes, there's time for everything. Time to die and time to live. Time to be quiet and time to speak. Hindi lahat ng masasama, hindi lahat ng paninira, eh sagot ka ng sagot. I think one time may isang political analyst na nag-comment kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, ano masasabi mo sa ating presidente? Sabi niya, alam mo si presidente magaling eh, kaya lang nagpo-focus siya doon sa mga buzzers niya. Eh mga maliliit lang yun eh, walang kwenta yung buzzers eh. Hindi niya pinagtutuunan yung malalaki, ang pinagtutuunan niya yung maliliit. Pag sa lahat ng kahol ng aso, Sister Queenie, ay tumigil ka, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo, kapatid. Makarating ka man, ubos na ang pansit, ubos na ang pagkain, dahil lagi ka nakatigil.
Ang tao talaga, ang aso talaga ay palaging tumatahol. Pag hindi tumahol yan, magtaka ka. Sa lahat ng gagawin natin, especially sa pangangaral ng salita ng Diyos, handa talaga ang lahat ng bagay. Hindi pwedeng mahina ang kalooban. Sina Bishop at Pastora, ay talagang kumahinahin na ang kalooban yan. Minsan ang kalaban yan, mga kapatid niya mismo. Yung mismong kapatid niya, kadugunan niya. Oh, payayamanin mo lang dyan, sina Pastor. Sabi ko nga, Sister Queenie, kung nagpayaman sina Bishop, ang kasabay ni Bishop, mas matanda pa siya kay Eddie Villanueva. Si Brother Eddie Villanueva, ang JIL yata, nasa 38, 39 o 40. But Maranata is 44. We're running 45. Yeah. Next month, next year, sa May. 45. Si Ed Lapis is 38, 39. Kibuloy, 40. Pero tingnan mo ang layo. Kung nagpayaman, ay, madali. Madali magpayaman sa church kasi lahat magbibigay eh. Isang sabi lang ni Pastora, isang sabi ni Bishop, maniniwala lahat eh. Pero hindi. Alam mo ang sabi ni Bishop at ni Pastora sa akin, anak, hindi tayo ganun. Hindi tayo nabuhay sa pagpapayaman. Kaya kami hanggang ngayon, Sister Queenie, talagang sarili sikap. Nagtatrabaho kami. At proud na, hindi ko sinasabing hindi ako masaya. Proud ako magbigay sa magulang ko at kagalakan ko ngayon eh. Pero sinasabi ko lang bilang bahagi ng ating topic ngayon, ating paksa, na kung nagpayaman ang ating mga pastor, ay madali magpayaman. Marami mga politiko napunta sa amin, Sister Queenie noon, mga bata kami, ah, pastor. Kasi si Bishop, hindi ba naman pastor noon eh. Magpapagawa kami noon, magpapaano kami, bibigay kami ng ganito. Magpapadala kami ng ganito maraming semento. Magbibigay kami, nabigyan pa ngayon ng ano eh. Binibigyan pa ngayon ng palaisdaan sa agunsilyo noon. Parang may gustong tumakbo yata ng ganon. Sabi ni Bishop, no. Hindi ho namin kailangan niya. Papanalangin lang ho namin kayo. Yun lang ho ang may tutu. Kaya sa Maranata, wala tayong parang, hindi na ako magsasabi ng isang relihiyon, na pag ang ibinoto nito ay si A, naku lahat A yan. Wala kang karapatang kumontra ha. Buong church-wide yan, nationwide, worldwide, lahat. Pag ang binoto natin si Presidente, ganito lahat tayo Presidente. Kaya lahat ng mga politiko, nililigawan yun. Bakit? May kapalit. Hello? May kapalit yun. Hindi yun pwedeng ganun-ganun lang. Ano yun? Base lang sa revelation? Walang revelation, kapatid. May under the table. Isipin mo na lang. Diba? Kung magpapayaman, mga kapatid, ang daling magpayaman sa church. Kaya ako, mga kapatid, sa London, very rare ako magtulo ng Laws of Prosperity. Kasi ang ayaw ko, Sister Queenie, baka sabi, ay si Pastor, kaya yumayaman? No. Bakit? Nagtatrabaho ko eh. Papayamanin ako ng Diyos dahil tapat ako eh. Pero yung sasabihin mong yumayaman ako dahil sa tithe and offering, ay hindi. Vocal ako dyan, Sister Queenie. Bakit? Kasi nagtatrabaho ako eh. Hindi ako pwedeng sabihan ng miyembro ko na, ay, kung hindi tayo mag-o-offering, hindi ako, no. Dahil ako mismo nag-o-offering ako. At ako, Sister Queenie, pag nag-offering, hindi basta barya. Talagang offering. Talagang sacrificial offering. Ginagawa namin yan. Lahat kami. Kahit si Pastora, nag-o-offering pa rin yan. Hindi yan exempted na, ay, pastor ako eh, exempted ako sa offering, no. Nag-o-offering din siya. Kaya ang daming baser nitong si Apostol Pablo. Kaya pag nangaral ka ng salita ng Diyos, mahirap. Ang masarap, Sister Queenie, Sister Queenie, yung nakaupo lang, nakaganto lang kami, ano? Amen lang kami, nakaganyan kami, tapos pa-like-like lang. Nakaganyan lang, oh. Kaya pa-thumbs up lang, pa-amen lang. Wala ka masyadong baser niyan. Kasi tago ka eh. Tago eh. Hindi ko sabing ikaw, pero madali, walang buzzer. But someone must stand, must preach, must be strong, must be bold, must be filled with courage to preach the word. Kasi kung lahat tayo, walang mangangaral. Kasi ikaw na, anak. Eh, wala.
Kailangan may gumawa, mga kapatid. At tama si Ate Milen, tama si Sister Milen. Ipananalangin ninyo ang malalakas ang loob. Hindi naman porke kami nangangaral ay perpekto na, hindi. Kaya lang, pag hindi kami nangaral ni Pastor Saldi, eh di, nasaan ang hahanapin sa amin ng Panginoon? Sisiya sa atin sa amin ng Diyos. Nasaan ang tawag na yung bukasyon? Nasaan ang aking ibinigay na lakas, talento sa iyo? Bakit hindi mo ginanap? We are accountable. We are accountable to God. Hahanapin ng Panginoon yun eh. Pagbalik mo, Sister Queen, sa langit, titingnan ng Panginoon ang kanyang book. Queen, alam mo ba na ang plano ko sa'yo, makasulat ka ng maraming aklat. Alam mo ba, Arlene Eliza, ang plano ko sa'yo ay maging mayor ka ng inyong bayan. Alam mo ba, Bilma, ang plano ko maging governor ka ng buong Batangas. The book will be open because Jeremiah 29:11 is clear. And in the book of Genesis, Ate Milen, God said, we are created in the image and likeness of God. Within you is a built-in power. Within you, ibinigay ng Panginoon sa inyo ang greatness. Nasa iyo ang kapangyarihan eh. The Bible is clear, Ate Milen. God has given you the power to trample the snakes and the scorpions. Binigyan tayo ng lakas ng Panginoon na yapakan ang mga ahas at ang mga ulupong. And then, Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you." Alam ng Panginoon yun eh. And it's only you, Sister Queen. It's only you, Sister Arlene. It's only you, Sister Vilma. At lahat sa inyo mga kapatid na nakakarinig ng mensahe na ito. It's only you who has to discover. It's only you who has to uncover. Who has to take action. Gawin mo yung ibinigay ng Panginoon sa iyo. Pag hindi mo nagawa yung mga bagay na ibinigay, naka-built-in yun eh. Amen? At hindi mo nagawa, sabi ng Panginoon, anong nangyari? Binigyan kita ng lakas eh. It is in you. I have given it in you. Si Pastor Johnny, dati takot na takot yan eh. Mahiya niya si Pastor Jay. Sister Arlene Lusong, takot na takot yan. Napakamahiya niya, parang si Sister May. Pero alam mo, nung ginamit ang Panginoon, they discovered who they really are. And the best thing in life is for you to take off the mask, for you to see the greatness that God has given you. Si Ate Milen, dati prayer warrior ngayon, tamo nag-MC na. Pag nanalangin yan, kita mo, pag nanalangin, parang si pastora na ang tunog eh. Kala ko ba, parang nag-junyatis pastora ngayon. Oo, hindi ako nagbobola. Pastor Saldi, nakita mo ang pananalangin ni Sister Milen. Very powerful. Very powerful. Yang sina Pastora Mad, si Pastora Madeline, nung linggo nakinig ako sa Friday, nakinig ako sa Qatar, very powerful. Bakit? Because they are walking, they are taking, they are doing what God has given them. At ikaw din kapatid, tama, huwag ka lang manatili na tagapakinig. Amen? Baka iba rin sa atin mga kapatid ay dapat ding magkaroon ng lakas ng loob. Kagaya ni Apostol Pablo. Amen? Hindi lang kami ang malakas ng loob. Amen? Ito naman mga kapatid ay sharing. Oh, nakikita natin dito at talagang may mga maninira. Huwag kang mawawala ng lakas ng loob kung may naninira. Eh kung lahat na lang ng tao. Kaya mapapansin mo, si BBM, ang dami ng pinanalo niya pero hindi lahat gusto siya. Ang usapan lang at Sister Queen, majority. If you acquire 50 plus 1, 50% plus 1, panalo ka na. Huwag mo nang problemahan yung 49%, 49.9. Basta ang mahalaga, nakuha mo yung pinakamaraming boto, panalo ka na. Kaya huwag mo aasahan sa pangangaral mo, lahat yan. Hindi lahat yan makikinig.
Pero what if out of 10 na pinangaralan mo, Sister Epilita o Sister Sunshine, sa 10 pinangaralan mo sa termini, nakilala mo, araw-araw nangangaral ka, naku, nandiyan na naman nandiyan na naman si Bible eh. Diba ka, may mga taong ganoon, araw-arawin mo siya. Magkaroon ka ng ganung goal na araw-araw makangaral ako ng salita ng Diyos. Araw-araw, ako parang ganun eh. Lagi kong ipapasok palagi yung salita ng Panginoon. Lagi akong hahanap ng pagkakataon. Anong problema? Eh kasi ako, naghahawak ako katibili ng criminal matters, family disputes, domestic violence. Oh, ano nangyari? O, Tony, uwi na talaga ako. Talagang yung asawa ko, napakasama. Talagang ganito-ganito. Ako, talagang umano. Ay, problema. Pero alam mo, ganito-ganito. Alam mo, mag-usap muna kayo. Madaling maghiwalay. Ano ang mga anak nyo? Paano na pag lumaki yan? Baka naman kulang ka lang sa tulog. Baka naman kulang ka lang sa pahinga. Baka naman. Then, narrow it down. Pagkatapos ng mga 30, kasi sa 30 minutes, Sister Queen, ang haba na napag-usapan namin yan, yung 30 minutes to 1 hour, ay, boom, buhay, alam po na. Alam mo, gawin mo ganito. Number 1, kumuha ka ng ballpen. Pakukuhanan ko ng ballpen at papel yan, Sister Queen. Talagang ginagawa ko yan. Ito ang advice na to ni Magsino. Number 1, ano po yon? Magdasal. Magdasal po? Totoo po kayo? Oo, magdasal. Naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. O, yun pala eh. Ako, naniniwala ako sa Diyos. Hindi ko alam kung ikaw naniniwala ka sa Diyos. Pero ako, attorney, ikaw na lang talaga. Pag nakita mo mga message ng mga tao sa akin, Sister Queen, attorney, buong buhay ko binibigay ko na sa'yo. Ikaw na talaga ang magdidesisyon nito. Para ganun na ang ano eh. Kasi wala na silang lusot eh. Kumbaga, nasa kulungan na. May mga na-aresto na ng pulis, may posas na, nakakulong na. Misan nga nung last week, kausap ko na yung pulis, nasa bahay, nasa kwarto na nung client, nung Pilipino, attorney. May papakausap ko sa inyo. Sino yan? Alas 6 ng umaga, yung madilim-dilim pa. Bumalaga sa phone ko. Mr. Magsino, I'm a constabulary, police constabulary, blah, 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 Smith. Hi, sir, how are you? Diba? Talagang wala na silang lusot. Kaya pag sinabi ko silang kumuha ng papel, kukuha ng papel yan. Kumuha ng papel! Number 1, pray. Pray po? Oo. Wala ka ng pag-asa, kapatid. Mayroon ka ng deportation. Aalis ka na. Uuwi ka na ng... Naku, attorney, may mga sakit po yung magulang ko. Wala po kong pambili ng ganito. Eh, anong gagawin natin? Kayo na po ang bahala. O, naniniwala ka ba sa Diyos? Kako, gusto mo bang ipagdasal kita? Di, naipapasok ko yung salita ng Diyos. Ilalaksan ko lang ang kalooban ko. Ganon din kayo mga kapatid. I am challenging you to preach the word. Magkaroon kayo ng lakas ng loob. Huwag kayong mahiya. Eh kung gusto itong si Apostol Pablo, Sister Cecil ay nahiya. Kasi pwede siyang mahiya eh. Actually, he was being groomed to become the next president of the Sanhedrin. Of the Pharisees. Diba he was on the way to Damascus, Syria, para patayin at sunugin ang mga Kristiyano? But when he found Jesus on the way to Damascus, Saul was changed. It was his defining moment that changed the history of Christianity. Siyang ginamit ng Panginoon para sumulat ng halos 1/4, kalahati ng buong New Testament. Kaya meron tayong 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Nilaksan niya ang kalooban niya, mga kapatid. Ano pa ang sabi ng Apostle Pablo, mga kapatid? Our coming to you was not in vain. Hindi na wala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Kaya, pagka pumupunta ang mga alagad ng Diyos, lingkod ng Panginoon, huwag niyong gawin, hindi dapat mawala ng kabuluhan. Hindi nawawala ng kabuluhan yan. Amen?
Sister Queenie, yung bahay nyo ba sa Israel? Ano yan? May mga kwarto kayo dyan? O may mga bahay kayo? Ano ang ano nyo dyan? Anong setup nyo dyan? Meron po. Nasa taas po ako. Nasa taas ka ng... Meron sarili kang bahay? May sarili po akong kwarto. Okay. O yan. Pwede kayong... Pwedeng minsan kayo, siguro, imbitan mo si Sister Marife. Alam mo, Sister Queen, kaya ako sinasabi ito, maganda na nakakapasok sa bahay ninyo ang salita ng Diyos. It's important. Bakit? Kasi pag dinala mo ang salita ng Diyos sa bahay mo, you are opening your home to the words of God. Pag binasa mo ang John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, itong salita ng Diyos, is God. So pag pinapasok mo, Sister Queen, ang salita ng Diyos sa bahay mo, you are also allowing, accepting, opening your home or your room for Jesus. Ito na naging puhunan namin noon. Sa mga nakakakilala sa amin, sila Timile niya, mga pinsan namin. Sister Queen, di mo na itatanong, yung bahay namin nung una, ang pinto namin halo black. Pag umaga, binababa namin para magkapinto. Pag gabi, sasalangsang uli namin para maging pinto namin. Pakahirap namin. No? Pero nung pinapasok namin ang salita ng Diyos, hindi nawala ng kabuluhan ang pangangaral. Kaya mga kapatid, huwag niyo wawala ng kabuluhan ito. Even after we had suffered before and we were spitefully treated it at Philippi, sila mga kapatid ay siniraan at sinaktan, hinamak, inalipusta. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlilang. Kasi nung unang panahon, nung very hype na itong Christianity, nagkaroon na ng super dami ng mga, marami ng mga relihiyon, marami ng mga impostor, marami ng mga iba't ibang ideology or ideologies o mga religious groups ang naglabasan. Kasi ito na yung founding eh, ito na yung, kaya yung Book of Acts, it was the Acts of the Holy Spirit or slash Act of the Disciples. In the Book of Acts, during the third Anno Domini, after nung namatay na ang Panginoon, doon na nagsimula ang paglago ng mga ng Kristyanismo. At habang lumalago ang Christianity, Sister Queen, lumalago na rin ang iba't ibang mga relihiyon. Kaya nung unang panahon, sa panahon na yan, before I go there, verses 3 to 5, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian. Gustong ipaalam ni Apostol Pablo na siya ay malinis. Siya ay pure. Marami siyang mga competition, mga kapatid eh. Kaya naalala ko, Sister Mirna, meron akong itinatina na congregation, hindi ko nasasabihin kung saan. Abay, itong pastor na ito, pag mag-holiday, Ate Lita, abay, na ganyan. Ako, mga kapatid, ay uuwi ng Pilipinas. Eh, wala pa naman, hindi pa naman uso ang bikini man noon. Sabi niya, oh, mga kapatid, baka kayo ay may pababaon. Bakit? Gumagano sa akin, sabi ko, bakit gumagano itong pastor na ito? Siguro, kasi pag ganyan, parang iba ang isip mo eh. Ang isip mo, nangihingi siya. Bakit gagano ng kamay mo? Oh. Kaya yun ang sinasabi ko kanina, mga kapatid ko, na may mga pastor na walang ginawa kundi manghingi. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, ha? Hindi batay sa mga masamang layunin. Kasi may mga pastor noon, may mga leader ng organisasyon na walang ginawa kundi manghingi. Hindi natin sinasabing bawal o hindi natin sinasabing, pero mali ang layunin, mga kapatid. Now, pag-aralan natin mga kapatid, I would like to show you this. I don't know if I'm allowed to show. I asked Sister Net to allow me to share my screen.
I just want to show mga kapatid sa inyo yung Thessalonians. Hindi ko alam kung nakikita nyo mga kapatid. I just want to show you mga kapatid sa inyo ang book ng Thessalonians. Nakikita nyo mga kapatid itong Thessalonians na ito. Napakaliit pero I just want to, I don't know if I can stop share. Andali po mga kapatid. I just want us to give you a brief background Pag-aralan natin mga kapatid kung nasaan itong Thessalonica na ito. Because it's important for you to understand the place of Thessalonians. Ang sinasabi mga kapatid, Thessalonians is a part of... Sister Milen, can you see the screen? Yes po, Pastor. Okay, thank you. Okay mga kapatid, pag-aralan lang natin nasaan itong Thessalonians. And apparently... if you see my mouse moving, so this is the current Bulgaria, and this is Macedonia, which is meron pa rin mga bansa na yan, and we have Turkey, we have also Greece and Albania, and we have Italy. So Ate Milen, nandito kayo sa Italy, Pastor Saldi, ano? So makikita mo that there was an Adriatic Sea that divides the Italy and Albania, and the red line, ito raw yung daan, ang tawag dito, Via Ignatia, and makikita mo, dito yung Thessaloniki. Maaring Turkish word yan or Bulgarian word, but that is the Thessalonica, which is covered or maybe under the country of either Macedonia and Bulgaria. I-research natin yan. So makikita mo mga kapatid na itong Thessalonica is a very close, malapit siya sa Aegean Sea. Kaya ito mga kapatid, tinatawag na melting pot. Para siyang tarlac. Ang tarlac mga kapatid, yan ay melting pot ng norte. Because ang tarlac ang gitna ng papunta sa norte at papunta sa Katagalugan. So makikita mo ang Thessalonica is in the middle of many, many traditions and cultures. And obviously, marami ang nagpupunta sa Thessalonica para makipag-compete kay Apostol Pablo sa pagtatayo ng Kristyanismo, mga kapatid. So marami silang kalaban dyan kasi napapaligiran ka ng Italy, Macedonia, Greece, Albania, Bulgaria, and Turkey. Okay mga kapatid, so nakita natin dito ang kagandahan mga kapatid na tayo ay nagkakaroon din ng ganitong discussion patungkol sa kung nasaan ang Thessalonica. Dito mga kapatid, makikita mo sa city ng Thessalonica, dito rin daw ay nandito yung worship, pagsamba sa mga Olympian Pantheon, especially Apollo, Athena, and Hercules. Diba meron tayo sa ating mga sining at mga science or ating mga araling panlipunan, yung sina Hercules, iba yung malaking muscle. And then there were also native Greek mystery religions such as Dionysus and drinking cult. Nandyan din daw ang mga Egyptian gods, Isis, Serapis, Anubis. And the Roman state cults that defy the political heroes of Rome. Kaya marami mga Jewish people. Pero aside from that, Ate Milen, aside sa dinami-dami ng mga reliyon, meron pa rin daw ng mga Jewish people and the God-fearing Gentiles. So maraming kalaban si Apostol Pablo. But most of these religions, Sister Queen, were missionary-minded and sought to spread their faith using the evangelist or itinerant evangelist and preachers. May mga nangangaral daw noon na talagang religion ang kanilang pakay, palaganapin ang kanilang reliyon,
pero matapang ang pagpapalakad, maaaring komunista, maaaring mga kapitalista, maaaring mga kasi pag lulusob ka ng ibang bansa, di ba, Ate Milen? Pag pupunta ka ng, like, pumunta ng yung mga Espanyol, pumunta sa Pilipinas, di ba, napalaban pa nga sila Pulapo kay Magellan. So talagang patayan yan. Amen? Pero makikita mo si Apostol Pablo, hindi siya gumawa ng ganon. Marami daw missionaries, mga kapatid, I'm aware of the time, marami din daw mga missionaries noon ang mga oportunista, mga nangaral, pero may masamang layunin. Amen? Anong layunin? Makakuha sa mga miyembro. Palagi na lang may project. Palagi na lang may contribution. Meron akong nakausap sa Singapore yata, no, Hong Kong. Sabi niya, Tony, ganto. Ano nangyari? Kasi, Tony, yung reliyo namin, taga-Pilipinas, ha? Hindi ko sabihin kung sino. Baka mas cybercrime tayo. Lahat ng sweldo niya, Ate Milen, halos 80% ng sweldo niya napupunta sa simbahan. Na pag hindi ka nag-tight, sample, hindi ka nag-tight ng January, may utang ka. May utang ka, babayaran mo yun ng February. Pag hindi ka ng utang, pag hindi ka nagbigay ng tithes, Queenie, pupunta ka ng impyerno, malaki ang kasalanan mo. Hindi ka nagbabayad ng iyong utang sa Diyos. Pero ang daming followers. Magtataka ka. Paano uunlad ang Pilipinas? Kaya tama ang sabi ni Karl Marx at Timilen. The religion has become an opium addiction of many. Yung relihiyon naging parang sigarilyo na siya Na hinihitit mo na lang siya para naging addict na ang tao sa relihiyon. Blind following. Wala nang tinitingnan. Sinabi na ganito, 80%? 80%? Wala nang natitira sa tao. Halos masiraan na siya ng bait. Eh imagine mo nga naman kung ang pastor mo walang ginawa. Amo ganito ha, Queen. Yung kano sweldo mo? $1,000 po. Ah, magpadala ka dito. Pag hindi kayo nagpadala dito, ano kayo? Baka lamunin kayo ng lupa. Tukain kayo ng mga ahas. Tamaan kayo ng kidlat. Diba? Kaya ganun ang nangyari. May kalaban si Apostol Pablo. Kaya ang ginawa niya, Ate Milen, kaya ako sinasabi yan, kaya nilinis niya ang pangalan niya. May panahon, mga kapatid, na kayo ay dapat manahimik. Pero may mga panahon din na dapat kang magsalita. There's time for everything. Sabi ni Apostol Pablo, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian. Yan, kasi ang daming mga reliyon, eh, Ate Milen, because they are in the middle of the melting pot. Italy, Albania, Macedonia, Bulgaria, Greece. Talagang nasa gitna sila Diba? Parang Maynila. Talagang gitnang gitna. Kaya lahat ng tao sa iba't ibang panig ng lugar, doon sila nagtatagpo. Kaya ang tawag melting pot. Yung melting pot, doon talaga nagtatagpo lahat ng culture. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ang pangangaral namin hindi batay sa kamalian. Kasi may mga nangangaral, kahit mali, ipapangaral nila, gagawin nilang tama. May mga ganon. Like for example, Muslim. Oh, dapat kayong pumatay ng tao. Ang lahat ng laban sa ating mga paniniwala at ideolohiya, lahat ng hindi naniniwala kay Allah, dapat patayin yan. Kaya diba, ano sila, dito talagang self-detonation. Talagang pagkalabang ka ng Islamic, puputulan ka. Nakalagay sa kanilang ang Quran yan. Diba? Oh, tama ba yon? Hindi. Wala sa Biblia yun Oh, bilo mo, relihiyon nila tinuturo pamatay pag hindi ka anib, hindi ka kasabay, hindi pumapayag, hindi kasama sa kanilang paniniwala, dapat kang mamatay. Basahin natin, mga kapatid, para magkaroon lang kayo ng ng ganitong mga
Kaya sila, pumapatay sila. Papatay nila ang mga tao na hindi kaanib. Pag hindi ka umanib sa kanila, papatayin ka nila. Muslim, isang ganon. Kaya, napansin ko rin ang France. Ang dami na dyan. Timilin, sa France, ang dami ng mga Islam. Pagpunta ka ng Canada, parang, kahit sa London, marami ng Islam. Kaya ngayon, magpunta ka ngayon ng Germany, sinisira nila ngayon ang mga mosque. Kasi ang kanilang itinuturo, mali. Mali. Pero tingnan mo, sister, kuwini ang turo ni Jesus. Si Jesus, iba. Pagmamahal. Hindi pagpatay. Sabi ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not die, but have an everlasting life." Kung sino lang yung maniniwala at magmamahal sa Diyos. Hindi itinuro ng Panginoon na pumatay ng tao porket ayaw mo sa Kanya. No. Sabi ng Panginoon, "Choose this day who will you serve." Ano sabi ni Joshua? "But as for me and my house, we will serve the Lord." May panahon tayong pumili eh. Meron tayong kapangyarihang pumili. And God gave us that trust. Binigyan tayo ng Panginoon ng mataas na pagtitiwala. Dahil alam ng Diyos, pipiliin mo ang tama. Kaya itong mga nangangaral na itong mga mali, kaya sabi ni Apostol Pablo, ang pangangaral namin, hindi batay sa kamalian. Kasi ang pinapangaral nila, mali. Porque hindi sumama sa relihiyon nyo. Oh, kami lang ang maliligtas. May exclusive franchise ang isang relihiyon na pag hindi ka kaanib sa aming iglesia, sa impyerno ang punta mo. Saan nakasulat yon? Wala namang ganun sa Biblia eh. Ang sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananampalataya, magkakaroon ka ng mananampalataya sa bugtong na anak ni ng Panginoon. Yung pananampalataya kailangan nasa Panginoong Hesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Walang sinabi Sister Queen na pag hindi ka sumama sa isang exclusive na iglesia, sila lang ang maliligtas. Pag wala ka dito, sa impyerno ang punta mo. Bakit? Wala namang ganoon. Kaya sabi ng Apostol Pablo, yung kanyang pangangaral hindi galing sa kamalian o sa masamang layunin. Kaya sa Apostol Pablo, habang siya ay nangangaral, siya ay nagtatrabaho siya. Meron siyang hanap buhay, gumagawa siya ng tent. He was a tent maker para hindi siya maging pabigat sa mga tao. Kaya ako, hindi ako para pagtakutan ng miyembro ko na mangungutang ako, no? Hindi. Hindi kailanman kahit yung mga magulang ko sina Bishop, hindi yan para mangutang. Para mangapi o para manggancho. No. O sa masamang layunin o sa hangad na manlin lang. Hindi para manlin lang. Di ba? Kaya yung sinasabi, kaya pinagtanggol niya mga kapatid, itong salita ng Diyos ni Apostol Pablo. At pag kayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, huwag kayo manlilin lang. Kasi minsan, Sister Queen, hindi naman natin binabatikos yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero kasi nagkakaroon ng masamang imahe. Yung mga taga-sanlibutan na nakatayo ka, Sister Queen. Sister Queen, taga-san ka sa Pilipinas? Ah, sister Nat. Ako, kapatid, ang dami natin mga kapatiran dyan. Pasensya na kayo mga kapatid, hindi ko kayo lahat kilala. Elders po. Sister, as you know? Sister Nati. Ah, sister Nati. Sige. So, sabihin mo kay sister Nati pa, hindi ka, nako, tita, hindi ka kilala ni pastor. Baka kilala ko siya sa mukha. Sir, doon, wala na po. Ah, wala na si sister Nati. Hindi ko alam mo. Last year lang po. Sister Nati. Ah, sige. Pero ang sinasabi ko dito mga kapatid, hindi para manlin lang.
O sa hangad na manlil lang, madali manlil lang eh. Kaya pag nangangaral kayo mga kapatid, huwag kayong manlilin lang. Attorney, ano po ba? Malakas po bang kaso ko? Mananalo po ba ako? Pwede. Pwede kang matalo. Pag nagpunta ka ba ng ospital, sample, nagpunta ka ng PGH, ang kausap mo si Dr. George Garcia, one of the best doctors in the Philippines. Talagang expert siya ng surgeon. Ang humawak ng operasyon mo si Dr. George Garcia. Pumunta ka kay Dr. George Garcia. Doc, mabubuhay po ba ako? Pwede. Pwede kang mabuhay, pero pwede ka rin mamatay. Walang garantiya. Huwag kang manloloko, kapatid. Amen? Natandaan mo, Sister Queenie, kung Queen, kung ikaw ay, hindi ko alam, Sister Queenie, kung tanong yung edad mo, pero nung unang panahon sa palengke, pagbibili ka ng size 6, alam mo ginagawa ng magtitinda? Ang meron lang sila, size 7, walang 6. Ang gagawin nila, alam mo gagawin nila? Sisipitan nila ng papel yung dulo ng sapatos para pag ipinasok mo ang paa mo, ay kasya! Siyempre, bata ka, hindi mo naman alam. O, sasabihin ng mami, ano, kasya ka? Ano sa pakiramdam mo? Kasya? Ay, mami, kasya eh! Parang malaki yata. Malaki yata ang anak ang sapatos na yan sa iyo eh. Parang 7. Ay, iba-iba ho ang sukat. Mga magtitinda, siyempre, bubulahin ka. Kaya, Sister Mercy, pagbibili ka ng pruta sa palengke, tapos tatanong yung magtitinda, masarap gaho yung, matamis gaho yung pakwa. Naku, ang tamis na rin. Siyempre, sasabihin niya, matamis yun. Di ba? Sister Queen, alam ka naman sabihin ng magtitinda na, aray, maalat eh, at saka hindi matamis. Aray, walang kalasalasa. Huwag na ho kayong bumili. Eh, wala siyang tinda. Di ba ga? Siyempre sasabihin niya, matamis. Kaya kita mo ang pakwa, binubutas nila ngayon, tinatanggal nila para ipakita sa iyo yung laman ng pakwa, pulang-pula. Oh. Kaya huwag kang manlilin lang. Kami dito sa London eh, pero, tita, ito ay kano, ito ha, ako ang hahawak nito. At hindi ko ipapangako sa iyo na mananalo ka. Pwede kang matalo. Pwede kang, marami na ako nahawakan ng ganito at marami na ako na ipanalo, pero tatapating kita, hindi lahat. Handa ka bang sumugal? O, attorney. O, sige. O, di wala akong pananagutan. Ganon din sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sister Queenie, alam mo, mahal ka ng Diyos. Huwag mo nang, pag ikaw nangaral ka ng salita ng Diyos, Sister Mercy, sa termini, huwag ka nang mag-abot ng wallet, huwag mo nang hinga ng pera. Ano ang sabi si Sir Auntie Lita? Tinanggap mo ang kaligtasan ng walang bayad. Di ba? Bakit mo naman ipagbibili? Bakit naman kailangan mag-abuloy? Di ba? Yung iba, nakikita mo sa alabang, pag sumakay ka ng bus noon, mga 1990s, may mga nang-ano dyan, nakatayo from Alabang to Batangas. Hindi nagbabayad sa bus. Nangihingi. Kaya, masarap sana makinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, ang iba, Sister Queen, nalinlang. Ang tingin nila sa mga born again, ang tingin nila sa mga nangangaral, manghihingi. Eh, sino kang paglulukuhin natin? Tayo yung mga tanga at tayo eh, ba? Subuti sana kung lahat ng tao eh, tuwan-tuwa sa iyong mga aral sa salita ng Diyos. Masarap makinig ng salita ng Diyos. Pero yung samahan mo ng panghihingi, bakit? Tinanggap mo nga ng libre eh. Tapos sasamahan mo ng panghihingi. Lulukuhin mo, lilinlangin mo yung tao. Mahal na mahal ka ng Diyos, Sister Queenie. Mahal na mahal ka ng Diyos, Sister Vilma. For God so loved the world. Panghingi po, abuloy po, abuloy po, abuloy po. Offering po para sa, di ba? Kaya, binalikan ni Apostol Pablo, Sister Queen, ang mga naninira, yung mga bashers niya, sa Thessalonica. Nasabi niya, ang pangangaral namin hindi batay sa kamalian, sa masamang layunin, o sa hangad na manlil lang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao. Hindi sa nangaral para bigyan ng kasiyahan ang tao, mga kapatid. Sister Melan, I will go at least 10 minutes more. Sapagkat minarapat ng Diyos, so hindi upang bigyan ng kasiyahan. Kaya kasi pag nangangaral ka, mahirap kasi yun eh. Kaya tayo, Sister Queenie, cover to cover tayo. Wala tayong nililiktangan.
nililikdang nga ng mga bears. Yung iba mga churches, may hindi iniiwasan. Kasi laban sa kanila yung tapat na yun eh. No. Diba? Or, binabasa pero hindi naman nila ginagawa. Pero tayo, kaya tawag sa atin, Full Gospel Church. Mm. Hindi upang bigyan ng kasiyahan ng tao kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos, Sister Queen, sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay parang talim, parang espada, magkabilay talim. Alam mo yung gulok, di ba? Minsan ang gulok, ang talim lang ay nandiyan sa tapat na are. Ang salita ng Diyos, hindi. Isang talim dito, isang talim dito, kaya pagpasok, iwa. Masakit. Minsan ang salita ng Diyos. Masakit ang salita ng Diyos, minsan nakakasakit. Pero ganun talaga eh. Ang sabi, Sister Alice, truth hurts, but truth shall set you free. Masakit ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya yung matatanda, sorry Lola Bebang ha, kapapasok mo lang, hindi ko man sinasabing ano, pero may mga matatanda, ayaw nilang malaman ang sakit nila. Naku anak, mami magpa-check up kaya kayo. Bakit ayaw nyo magpa-check up? May naramdaman na kayo, ayaw nyo magpa-check up. Ayoko kasi malalaman ko yung sakit ko eh. Yun na nga eh. Gusto nating malaman ang sakit nyo para magamot natin. Oh, ay di ba? Yung matatanda ayaw magpagamot, ayaw magpa-check up. Dahil malalaman nila ang sakit nila, ayaw nilang malaman. Dahil pag nalaman nila ang katotohanan, masakit. Pero ang salita ng Diyos, masakit. Pero katotohanan. Kaya kailangan ng tao, Sister Alice, nabubuhay sa totoo. Ano talaga yung totoo? Huwag mo na akong bulahin sa iyong pagkasinungal. Kasi may mga taong gusto kong binobola. Amen? Kaya si Apostle Pablo, nangaral kami, hindi upang bigyan ng kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Walang oratorical language, walang magaling magsalita, walang mga Francisco Balagtas. Salita ng Diyos, diretsa. Diretsa. Masakit, pero ito talaga ang sinasabi ng Panginoon, kapatid eh. Ay, ayoko sa church na yan kasi ang daming, ang sakit magsalita ng pastor dyan. Lagi nagsasalita ng masasakit. Doon ako sa church na medyo light, na laging faith ang pinag-uusapan. Kaya may mga Kristiyano, ang tagal-tagal lang sa simbahan, hindi lumalago. Kasi ang laging kinakain, Sister Queenie, chocolate. Diba? Yung chocolate, diba? Chocolate, bata, pag kinain mo lang chocolate, bunga lang ngipin. Diba? Bata pa lang, wala nang ngipin. Kasi laging chocolate, laging matamis, kaya diabetic. Kaya mo sabi ni Apostle Pablo, huwag kayong manatiling sa pagkain ng mga lugaw. Sabi ni Apostle Pablo, kumain kayo ng mga pagkain may mga buto. Ibig sabihin, matatapang. Minsan ganon. Kaya sabi ni Apostle Pablo, hindi upang bigyan ng kasiyahan ang tao. Alam ninyo na ang aming pangaral ay hindi sa matatamis na pangungusap. Saksi namin ng Diyos, hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo. Ang apostol ni Kristo, kapatid, pag sinabing apostol, nakita mo ang Diyos. May mga apostol ngayon at may mga tinatawag na apostol blah blah. Ay, ang definition ng apostol, nakita mo ang Diyos. Apostol Pedro, apostol Santiago, nakadaupang palad mo ang Diyos. Ay sabi ng Biblia, Sister Queenie, si Pablo, sinasabi niya na sila na ang kahuli-hulihang apostol. Abay, ngayon sa panahon natin may mga apostol pa. Bakit? Eh, di sinisira mo ito. Sinabi niya ng Apostle Pablo, sila ng kauli-ulihan, dinagdagan mo pa. Bakit? Oh. Kaya mga kapatid, hindi, sabi niya rito, hindi sila nangaral para sila ay papurihan. Pag nangangaral ka, huwag mong expect lagi na papupurihan ka. Minsan hindi. Sa halip ay naging magiliw kami sa inyo
tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Yan. Ang sabi ng Apostol Pablo, wala kaming hiningi ng anuman. Wala kaming hiningi anuman mula sa inyo. Free. Kaya yung mga nangangaral sa bus, na nanghihingi, basahin nyo ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 5. Walang hiningi, kahit ano. Yung mga nangangaral, mga kapatid, nanghihingi. Nabuhay sa panghihingi. Alam mo si Pastora, tapos na tayo mga kapatid. Si Pastora ayaw na ayaw niyang kami nanghihingi. Ayaw niya lagi si Sir Queen na nanghihiram. No. Kaya mabuhay dyan. Kung ang damit mo anak ay dalawa lang, pag nilalabahan mo ang isa, suot mo ang isa. Pag madumi na yung isang yon, labahan mo uli ang isa. Isampay mo yung isa, suot mo yung isa. Amen mga kapatid, huwag kang manghihingi. Hindi pinanghihingi. Akala ko ba anak ka ng Diyos? Eh kung anak ka ng Diyos, hindi ka mabubuhay sa panghihingi. Bakit? Sapat ang Diyos na katagpuin, tugunin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen mga kapatid. I'm just out of time, Sister Milen. Napakaganda, napakahaba nito, Pastor Saldi. Pero mga kapatid, God bless you sa Italy. Pagpalain kayo ng Panginoon.